Good morning, class. Good morning! Okay, guys, ang pag-aaralan natin about kay Hernando R. Ocampo. Si Ocampo ay pinanganak sa Santa Cruz, Manila noong 1911. Pagkatapos ng high school, ay nahilig na si Hernando sa pagpipinta at pagsusulat. Kaya hindi na niya naipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa universidad. Nauunawaan niya ang mga suliranin ng karaniwang tao. Okay, class. Class dismissed. Sana may natutunan kayo ngayong araw. Salamat sa pakikinig at sana'y minaunawaan kayo sa ating pinag-aralan. Okay, pwede na kayong uwi. Hala, nasaan na ang lahat? Anong oras na ba? Sino kaya yung batang yun? Nadali, Inay. Isa pa galing. Inay, saan ka ba galing? Ikay bago sa aking paningin. Kanina pa po kami nag-dismiss. Nakatulog ako kaya ngayon na ako makakauwi. Hindi mo ba alam na ikaw ay nasa taong 1928 taon? Hala! Ba't nasa ibang taon ako? O siya, sige na. Ako'y may gagawin pa. Mag-ingat ka na lamang dito. Ano ba nangyayari? Totoo ba yung sinasabi ng lalaki? Sandali nga, tatanong ko kay Trisha. Hala! Totoo pa! Na nasa taong 1928 ako! Pawanin, Binibini, sa aking pagkakabangga sa'yo. Ikaw ba si Hernando Ocampo? Oo. Paano mo nalaman ang aking pangalan? Ikaw po kasi ang aming pinag-aaralan kami. Bakit ka naman ako ang aming pinag-aaralan? Saan taong ka ba galing, Iya? Taong 2022. Ah, ganun ba? Halika, isasama kita sa aking kwento. Ako, si Hernando Ruiz Ocampo, pinanganak noong 28 ng Abril 1911. Nag-aral ako sa Letran College, Far Eastern University at Valenzuela School of Journalism. Ako ay nahilig sa pagpinta at ito ang naging dahilan ng aking paginto sa pag-aaral. Kaibigan! Kaibigan, ano ang iyong ginagawa? Isa ito sa pinagkakabalaan ko ngayon. Maliban sa pagsulat ng mga tula. Ah, ayan pala ang iyong pinagkakabalahan kaya pa napapadalas ang iyong pagliban sa ating klase. Lubos sa paghilig ko tungkol dito. Nais ko lamang malinang ang aking kakayahan tungkol sa larangan ito. Ipagpapatuloy mo pa ba ang iyong pag-aaral? Oo, ngunit binabala ko rin muna huminto. Pwede mo pa turuan sa larangan na yan? Oo, maaari kaibigan. Hernando, andito ka na pala. Tara na, Narciso. Gawin na natin ang plan ng grupo. Tumulong ako sa pagkakatatag ng grupo ng manunulat na tinawag na Veronicans. Kasama ko sina Francisco Arcelana, Estrella Alpon,
NDM Gonzales, Manuel Beray, at Angel G. De Jesus. Binigyan ng grupo ko na ito ng gantimpala sa mga kwentong bakya at Rice and Bullets. Naging editor din ako ng Manila Sunday Chronicle Magazine at producer-director ng Filipino Player Guild noong. Okay, Grass. So magandang umaga nga pala sa inyo lahat. Ngayon ay student day kung saan pupuntahan natin ang CBT ni Hernando Ocampo. Halina at samahan niyo ako. Okay, class. Ito ang mga ilan sa gawa ni Hernando Ocampo, mga abstract. Isa na to, Dancing Mutants, gamit ang magandang ritmo ng pula at berde. Ang gawa ay nagpapaalala sa mga flora at pauna ng Pilipinas na naka-impluensya sa kanya. Natatanging abstract na estilo. Ilan lamang yan sa aking mga gawa. Ito ay tungkol sa prutas, ito naman ay tungkol sa dalawang mga ngisda, at syempre ang aking pinakapaborito, ang Dancing Mutants. Kung mapapansin mo dito, ginamitan ko ito ng dalawang pangunahing kulay, ang pula at berde, na sumisimbolo sa digmaan. Sa tingin ni Ocampo, dumaan siya sa iba't ibang estilo. Ang una ay estilong Amorsolo, na impluwensya ni Fernando Amorsolo. Pangalawa, ang proletarian, na kung saan ipinakita niya ang mga nakakapanahong pangyayari. Pangatlo, ang transitional. Naging mas komplikado at abstract ang kanyang mga gawa. Pang-apat, ang mutants period, na kung saan ang inspiration niya ay isang pelikulang science fiction o The Beginning of the End, na nagpakita ng mga pormang mutant. Bilang panghuli, ang kanyang visual melody period, kung saan nabuo niya ang kanyang estilong abstract sa larangan ng sining visual at talagang naging kilala si Ocampo. Noong 1978, siya ay tuluyang namaalam na sa industriya ng sining sa edad na 67. Hanggang sa kasalukuyang panahon, ang mga likha ni Hernando Ocampo ay nanatiling isang alaala sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya't itinanyag siya bilang isang ganap na pambansang alagad ng sining noong 1991. At patuloy na din na mamayagpag ang pangalan ni Hernando Ocampo sa kasalukuyan nating panahon.